Matapos na payagan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa darating na school year, maraming mga magulang at mga estudyante ang nagpahayag ng kanilang agam-agam sa posibilidad na mahawa ng COVID lalo't hindi pa rin natatapos ang pandemya. Kaugnay nito, nilinaw ng Department of Education na hindi naman sapilitan ng face-to-face classes. Sa panayam kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio sa programang Get It Straight with Daniel Razon, iginiit ng DepEd na hindi compulsory na pisikal na papasuki ng mga estudyante sa mga eskwelahan kung natatakot ang mga ito para sa kanilang kalusugan. Paliwanag ng DepEd, ang limited face-to-face classes ay bahagi lamang ng pwedeng pagpilian ng mga magulang at mag-aaral kung anong sistema ng pag-aaral ang kanilang susundin sa darating na school year. Yung kung pinapanindigan natin sa DepEd ay irirespeto po natin yung desisyon ng mga pamilya. So kahit po dun sa lugar na pinapayagan yung limited face-to-face, kung ang magulang ko o ang bata mismo ay hindi komportable at nag-aagam-agam na pag siya ay nagpunta sa paaralan ay mai-expose siya sa COVID-19, papayagan pa rin po siyang ipagpatuloy ang pag-aaral ginagamit yung distance learning delivery modality. Muling iginiit ng kagawaran na papayagan lamang ang limited face-to-face classes sa mga lugar na may bababa o halos wala ng kaso ng COVID-19 at kinakailangan muna na maghain ng request ang lokal na pamahalaan bago ito pahintulutan sa isang lugar. Depende rin ito kung makasusunod ang mga eskwelahan sa mahigpit na health and safety protocols. Ayon sa DepEd, sa ngayon ay isinasapinalpa ang magiging protocol para dito. Muling nilinaw ng kagawaran sa Enero 2021 paggagawin ng face-to-face classes at maaaring gawin lamang ito ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Samantala, bagaman opisyal nang natapos ang enrollment, patuloy pa rin tatanggap ng enrollees ang mga pampublikong paaralan para sa mga nais na humabol. Muli namang nakiusap ang DepEd na iwasan ang pagpapakalat ng fake news na nagdudulot lamang ng kalituhan at takot sa publiko na maaaring makahadlang sa pagkatuto ng mga estudyante sa gitna ng kinakaharap na pandemya sa COVID-19. Joanna Naro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.